Sabihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at dugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira, ipaninyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y dinggin, ang landas niya'y tahak. Habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayaan. Ipaninyo ang trumpeta, ipanang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay, tayo pong lahat. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Tugon, Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Tugon, Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon, Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, kayo man ba'y wala rin pang unawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. At ang nakikinig dapat marunong umunawa. Inuunawa. O pwedeng lahat naman tayo may pandinig, hindi tayo bingi, hindi tayo PWD,
pero nagkakaproblema sa pag-unawa. Parang dito na lang, okay na, tapos na tayo. Kasi minsan kahit anong haba o kahit anong ikli ng paliwanag ni Jesus, sadyang mas pinipili nating huwag unawain ang ating naririnig. Wala lang, kahit umupo ka dyan maghapon, ayaw mong gamitin yung pang-unawa, wala lang, nagpapakyut ka lang dyan sa upuan na yan. Nito mga kanakalipas na araw, di ba, no? Ang daming bawal na sinasabi ng mga pariseyo, puro paninita, bawal kumain ng hindi naguhugas, bawal kainin itong mga ito. Sa kwento sa unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, ibinili naman sa tao lahat pwede mong kainin. Diba? Nang likain ng Diyos, ito yung ikalawang bahagi po. No? Pag binasa ninyo yung chapter 1 at yung chapter 2, magkaibang pamamaraan ng pagkikwento kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay hanggang sa likain niya ang tao na siya namang pinigyan ng pamamahala o ng otoridad para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pero ang sabi, lahat po pwede ninyong kainin maliban lamang sa isang bunga o doon sa puno, no, ng kaalaman, nagbibigay ng kaalaman. Ilang yung bilin ng Diyos. Sa masusunod na araw, matutunghayan natin yung pagsuway sa utos na ito. So lahat ng bagay, ito pala, kung totoo ito, pwede nyo palang kainin ito, no? Lahat po pwedeng kainin, walang bawal. Kahit high blood ka, pwede kang kumain ng baboy. Ano ba ba? Ng munggo. Pwede lahat. Hindi pinagbawal ng Diyos maliban lang doon sa isang puno na yon. Hindi natin alam kung maintindihan pa natin sa mga susunod kung pwede kasi sanang hindi na lang naglagay ng puno doon. No? Pero yun ang misteryo, no, ng pagkalikha ng Diyos na kailangan natin pagdasalan para maintindihan natin. O ngayon, sabi ni Jesus, lahat pwedeng kainin. At hindi yon ang nagdudulot ng pagkakasala ng tao, kundi yung lumalabas mula sa kanya. Ngayon, ano ang nilalaman ng ating puso? Yun ang nagdudulot ng pagkakasala kasi yun ang lumalabas. Yun, sabi nga, no, sa puso nanggagaling ang isipang mag-udyok na makiapid, mangalunya o magnakaw, pumatay, mag-imbot, pagdaraya, kahalayan, pagkaingit. Wala ba tayo nito? Kung wala ka nito, edi ang perfect mo na. Pero yun yung gusto ipaunawa sa atin, no, na kailangan nating suriin mabuti. No? Kasi ang daming bawal sa labas. Hindi natin nakikita yung kalooban natin. Ang tutuusin naman po, no, hindi sa bawal yung pagkain na ipinagbabawal sa iyo. Pwede mong kainin talaga. No? Pero anong nagdudulot ng pagkakasal? Yung katigasan ng ulo mo. Diba? Doon tayo napapahamak sa katigasan ng ulo mo. May asawa ka na, pero tingin ka pa ng tingin sa iba. Nagnanasa ka pa sa iba. May asawa ka na, pero text ka pa ng text sa iba. Matanda ka na, pero
naiinggit ka pa sa kabataan. Ito lang sana, no? Sabi ni Kristo ulit, ang may pandinig, makinig. Intindihin mo ito ng mabuti, unawain natin ito ng mabuti. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, intindihin mong mabuti, ha? Wala lang. Pero nasa sa iyo pa rin naman, no? Kung ano ang, alam mo na, no? Alam na natin kung ano ang nakakapagparumi sa atin. So, desisyon natin kung mananatili tayo sa ganyang pamumuhay. Sa ganyang damdamin. Sa ganyang nararamdaman natin na magkakasala o magdudulot ng karumihan sa atin. Amen? Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ang ating pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Hilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan
bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kababayan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karian mo, sundin ang loob. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mo ang makapakinabang. Kaisa ng Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Oh.